Welcome back to my channel, mga kaibigan. Ngayong gabi, guys, gagawa tayo ng eggplant with cheese. So, gawin naman natin ng iba, kakaibang recipe, guys, para may iba naman yung ating recipe na hindi palaging fried or anything. So, ito, guys, ibibake ko siya, lalagyan ko siya ng cheese. So, ito, guys, kung hindi pa kayo nakakakita ng ganitong kalaking talong, ito, guys, big size na talong. So, siguro, bibili ako ng ganitong similya at ipapadala ko sa Pilipinas para naman magkaroon tayo ng ganitong kalaking talong. So, look, guys, oh, oversize na ito, oh. Yung isa kong, kasya na siya, guys, oh, yung isang talong. So, yan, guys. Gagawa tayo ng eggplant with cheese. So, ayan, guys. Nahugasan na natin yung ating talong. Slice na natin siya, guys. Tanggalin natin yung kanyang dulo. At slice natin siya pang ganyan, guys. Guys, kung makikita nyo siya, malaki-malaki na siya, pero wala siyang buto, oh. Hindi siya, wala pa siyang buto. So, ibig sabihin, guys, yang pa siya. Hindi pa siya yung pangbinhi. Wala pa siyang buto, guys. Yan, oh. Ganyan ang buto niya, oh. Mabilis lang ito, guys. Lalagyan lang natin siya ng cheese. Yung isa lang yung iluluto natin with cheese. Lalagyan din natin siya, guys, ng tomatoes. So, ayan. Ito ngayon ay ilalagay natin dito sa ating baking tray. So, dito, guys, ibibake natin siya. Pero, kailangan natin siyang ipa-singit yung mga tomatoes. Ganyan. Cheese. Mozzarella cheese. Then, guys, lagyan siya natin ng cheese sa kanyang bawat ano ay lagyan siya ng cheese at saka tomato. Ganyan, guys. Ibabalutin natin siya ng foil. Tapos ibibake natin siya, guys. Ang sarap nito, guys. Super duper duper. Sa laki ng talong natin, guys, hindi kasya dito sa ating baking pan. So, kailangan natin siya
Kasi yata. Lagyan natin siya ng black pepper. Lagyan din natin siya guys ng salt. Yeah. Lagyan din natin siya guys ng Italian herbs or mixed herbs. Kasi guys, mayroon siyang cheese. So, pag naglagay ka ng cheese, ng herbs, ang sarap ng combination, guys. So, ayan. Yan lang, guys. Very, very simple lang po yung ating dishes for tonight. So, ngayon, guys. Babalutin na natin siya ng foil. Hindi siya kasya. Sobrang laki ng ating talong. Hindi na siya magkasya. Ang sarap kasi nito guys. Sarap ng lasa. Talagang masarap ang talong, diba? Lalo na kapag malaki-laki. Ay! Sarap-sarap. Sarap-sarap talaga ng talong. Lalo na kapag malaki-laki. Wow! Sarap-sarap. Diba, guys? Kung gusto nyo naman, guys, ng mas marami pang cheese, dagdagan nyo siya ng cheese. Dahil yun ang nagpapasarap, guys, dito sa ating talong. Diba, maputi-puti kapag na-melt yung ating cheese. Kapag mainit na, guys, na-melt yung cheese. Ang sarap. Sarap-sarap, guys. Yan. Ibibake ko siya, guys, ng 20 minutes. Kasi, kailangan maluto yung talong natin. So, isabay ko na rin itong ihawin itong isa kong talong. Para naman pang torta ko siya sa susunod na araw. Pwede ko siyang ilagay sa ref. So, ito na siya guys. Check natin kung luto na at ipaka-crispy naman natin siya. Ayan guys. Luto na siya. So, open natin siya para maging brown yung kanyang ibabaw guys. Ayan ang sarap. So, ilalagay ulit natin siya sa oven guys para maging brown yung kanyang ibabaw. Okay. Ito luto na guys ito.
torta. Ibabalik natin ulit sa oven, guys, ng 15 minutes. Hanggang maging brown siya, guys, sa ibabaw. Kasi masusunog yung kanyang cheese kapag nilagay mo hindi pa luto. Guys, ito na yung ating eggplant with cheese. Ayan, guys. Try nyo ito, guys. Napakasarap. Super delicious. Ayan, guys, oh. Ang sarap, guys, nito. Let's try our eggplant with cheese. So, i-transfer na natin dito, guys. Dahil ito yung aming dinner for tonight. So, we'll just transfer to the plate. So yummy! So ayan, guys, i-try nyo ito, guys, dahil ito ay napakasarap. Ito siya, guys, oh, ang sarap. Yung ating eggplant with cheese. Let's try our recipe for tonight. Ang sarap, guys.